Ano po mga challenges natin kinakarap ngayon sa nagpapatuloy na search and retrieval operation dyan po sa pinangyarihan ng landslide dyan sa Barangay Masara, sa Mako, Davao de Oro? Ang challenges po ngayon ay nasakuan na po doon na po sa patuloy, proceeding na po tayo sa relocation no ng mga palisin na daw sa lugar na yan. And of course, marami pa rin mga unidentified. Yun na. At nandiyan naman po NBI natin, pati yung management of the dead and missing cluster na under sa DLG. And na you... naka-attach po din yan sa incident management team na located po sa Barangay Elizalde po. Hindi kayang mano-mano ang hukay niyan na director, no? Talagang gagamitan ng malalaking equipment na. Ginagamitan na ho ng from the start po, from day one, ginagamit po yung equipment. Ngunit, careful po sila kasi maraming, siyempre, yung presumption of there are live people. Baka meron pang buhay. At mayroong parang may signs of life, dyan na po yung ating mga search and rescue teams na deployed po doon. May mga canine na dineploy din yata doon. Ano pong update dyan? Baka may mga signs of life pa, Director? Napakalaki po ang natulong ng canine. No? Okay. In fact, gi-compare nila yung canine versus yung mga tawag nito, yung may mga scanner na ginamit, deployed from different provinces ang armed forces din natin. Very effective po daw yung K9, no? But of course, we tried all the methods na available at yun nga, when the time came na responsible officer is the mayor of Mako declared that based on evidence and recommendations of the incident management team na wala nang buhay na makikita pa at dineclare na po through an executive order ng municipality of Mayor Mako na search and retrieval na po. Okay. So, maliban po doon sa relocation, ano pang mga kinakarap ninyong challenges sa paghuhukay mismo? Sa paghuhukay po, sa pagkakakilanlan ng mga labi na mga natabunan nating mga kababayan dyan ng buhay? I was there po 2 days ago. Yung paghuhukay po, ang target nila is paabutin hanggat sa yung original level nung dating road, no? So, hanggang doon yung paghukay, scouring ang tawag nila. Then, ang according to the engineers there, i-aalis din nila yung lupa doon, somewhere, ililipat, itatapon somewhere, may na-identify na lugar pagtatapon. Ito lang talaga is kung mag-ulan, yun nga. At yung lupa doon sa taas, bumabagsak na naman at nahihinto po yung operation at tatagal po yung operation. So, however, ang operation na doon, every hour mayroong drone na naka-focus doon sa mountain. They monitor the movement of the mountain kung meron. Then the geologist, yung engineer ng APEC, yun po nag-assess at recommend kung ililikas ba yung mga responders o hindi. Ganun po ang situation on the ground. Lambot na talaga yung lupa dyan. No? Baka may mga butas pa sa ilalim yan. Hindi kaya dahil doon sa mga minahan? Po. Tama. Parang yan ang inaalam ko dyan. Ang pagkakalam ko, under sa tenement ng Apex Mining. Yun na nga eh. Oo, kasi hindi naman basta-basta na mubigay. RD. O kung walang, kung walang mga butas sa ilalim yan eh. Sa tingin ko, parang ganun nangyari dyan. Pagkaalam ko, yung MGB nag-conduct din agad ng study doon sa bundok mismo. Anong findings ng MGB doon sa ginawa nilang study doon mismo sa bundok kung saan nanggaling yung bumagsak na mga lupa. Paano po yung mga nahukay na mga labi ng ilang mga nabiktima? Dadaan ba sa forensic muna, identification, identity, bago ilibing? Paano ba? Opo. Doon po sa incident management, sa incident command post, nandun po yung management of the dead and missing, nandun din po yung NBI forensics. So, yung team po, kompleto doon, at nagkakaroon ng forensic study po yung NBI po. Yung isang doktor po doon,
is there on duty para gumagawa po ng forensic study po. Alright, sige po. So far, ilan na ho nahukay ngayon, ngayong oras na ito? Latest na update sa ating mga bilang ng na mga nahukay na mga labi? Director? Ang nahukay po, 92, no? 83 po yung bodies, 9 po yung body parts. Po. Body parts. So ito'y halos hindi na makilala talaga siguro. Unless the relatives of the missing would insist on genetic study, kasi yung ang purpose ng forensic, kumukuha sila ng samples para if families claim meron pong basis for the claim na scientific basis po. Nasa state of decomposition naman. Pasintawi po sa mga kumakain po sa mga oras na ito. Parang ganun ho, Director? Yung mga labing nahukay? Of course, nung nandun po ako din sa incident command post po, talagang totoo po. We can smell and everything po. Alright, daghang kay salamat sa inyong oras, Director Ednar Dayanghirang, ang Regional Director ng Office of Civil Defense, Region 11. Good morning po. Salamat. Hingin lang po kami ng update, Gov. So ililipat na po sa Tent City ang mga inilikas. Ano pong update? Yes po, na-inspect na po natin yung temporary po relocation site. Priority po natin yung families na nasa Ground Zero. Tapos, medyo maliit pa lang po kasi yung nahanap namin. So far, yun pa po ang initially nakapasa sa MGP. Mm-hmm. So, pina-finalize pa po namin yung numero ng ililipat. Kasi, di ko pa nakita si Kapitan since yesterday. Hindi ako makakuha ng exact numero from him kung ilan yung biktima ng from the community po. So, we employed the sanitary inspector of the barangay. Binigyan niya kami ng around 200 po na number of families. Bilang gobernador ng Davao de Oro, ng lugar na po niyan, Governor, ano po ang nakikita ninyong pangmatagalang solusyon, pangmatagalang prioridad dyan po? Para po mabigyan na ng ligtas na area kung saan manirahan ang inyong mga constituents po dyan sa Mako para hindi na po maulit ang ganitong uri ng trahedya dyan. Yes, sir. Pamatagalan po, if the MGB really says, because this is my first term po, no? So, I was parang oriented ng ganitong sitwasyon, kamakailan lang po. So, kung pang matagal na, if the MGB says there is no really safe site anymore for occupancy dyan sa Masara, then so be it. Hanap po talaga tayo ng permanent relocation site sa kanila. In so far naman po, kasi meron ding mga other activities. Regarding yung mining. So, kayo po, monitoring natin mga regulating agencies kung masunod. So far naman po, medyo Gov, yung napuputulo kayo. Hindi lang ha. Hello? Opo, napuputulo kayo. Ito po, nagsalita na rin si by Erwin Tulfo dito, ma'am. Sabi niya, may mananagot talaga dito. May makukulong pa. Sa kapabayan. Dahil 2008 pa po, no build zone yung lugar na yan eh. At tanong, bakit po may mga bahay na nakatayo doon at hinayaang mamuhay ang ating mga kababayan? May mga security tinayo doon eh, despite of the fact na may batas eh, no build zone, 2008 pa. Kasi pangatlong beses na yata itong landslide dyan eh. Opo, Governor? Opo, yeah. Hmm. Actually, that's a very welcome news din po na meron ng investigation na gagawin sa house para may managot kung talagang dapat may pananagutan. Yes. At any rate po, ang alam ko, last 2008, because I was briefed ng MGB, they made a recommendation. It's not batas po or a resolution from the MGB, just a recommendation na
no build zone yung area. Uh-huh. And I was shown the title by the mayor of the resolution from uh-huh. the municipio po. Uh-huh. Gumawa po sila ng kaukulang aksyon uh-huh. na no build zone yun. Uh-huh. Oh, so, and, hello? Opo, go ahead po, Gov. Go ahead. Yes, oh. Tapos, yun, so, kung bakit andun pa yung mga tao, eh, initially nabigyan na po ng relocation site hmm. yung iba doon. Although the kapitan na nung early days ng disaster, nag-usap kami, sabi niya, meron din, sabi ko, ba't merong mga tao nakabalik doon? Sabi Ayun. Niya, meron din kasing hindi nabigyan ng relocation houses. Hmm. So, yun, nag-end ako noon kasi... sir, meron na kaming initial action on this when we had a series of earthquakes last year on during the first quarter kasi badly hit din yung Maco, lungsod ng Maco and some other three municipalities na Bunturan, Yubataan and Maragusan. Ito pong tatlo, nakapagbigay na po ng mga relocation sites. Kaya on deck po yung mga relocation houses nila. Itong Maco, medyo hindi po, kulang po yung coordination ng kapitan sa amin kasi if I could remember it correctly, since I took over the office, not a single program po na napunta ako doon kasi wala naman pong invitation. Unless po, wala po talaga silang program na ginawa din sa barangay nila. So yun po. And besides, parang kampante lang din ng PLGU because it has its share in the sharing Opo. Way way bigger than the province and the municipio kaya parang okay lang din kami na makahanap sila ng relocation site kasi alam namin they can very well afford. Dapat i-relocate na talaga yan doon po sa mga mas ligtas, safe na lugar na. Yes, yung sir, political definitely. Will lang talaga ito, Gov. Wala na pong pinababalik doon. How about ibang lugar dyan sa Maco na may landslide prone areas pa sa Maco na nakita nyo pong may mga bahay pa rin? Ano pong plano natin dyan? Sir, preemptive evacuation na po kami. Ilang barangay ho yan? May additional pa pong tatlo. Anong mga barangay Although, ho? It's in Mainit, Agbaros, and Elizalde. So maraming mga bahay pa rin doon? May mga nakatira? Marami ho sila? Marami, sir. Ako. Kasi naman sa MGB na original, yung recommendation nila way back 2008, meron naman pong mga safe areas for relocation. Okay. Yes. Okay. At saka Elizalde and Tagbaros. Hindi naman po lahat. Hindi pareho ang sitwasyon dyan sa Masara. Ilang individual, ilang pamilya ho yun na force na in-evacuate na ninyo sa mga barangay na yon na nabanggit ninyo? Lahat-lahat na po. Nasa 4,000 plus okay. families po kami. At least masafe na po sila. Well, anyway. Yes, po. Sige po. Maraming salamat po sa inyong panahon. Amping mo diyan, ma'am. Double yes, sir. Thank you, kaayo. Okay, way sa payan. Thank you. Bye-bye. Ingat. Double the Oro, Governor Dorothy Montejo Gonzaga.